Kapag ikaw ay mayroong eating disorder, ang pagkain ay maaaring mahirap gawin para sa iyo. At may mga sikat na personalidad ang nakaranas nito. The Philippine Showbiz List presents Pinoy celebrities na nagkaroon ng eating disorder. Miel Pangilinan. Hindi natuwa ang anak ni megastar Sharon Cuneta na si Miel sa pahayag ng isang netizen na tumutukoy sa kanyang timbang at halatang apektado siya rito, kaya sinagot niya ito. Komento na nasabing netizen, "You're so beautiful, Miel, but stop eating rice, please." Seryoso si Miel na magbigay siya ng reaksyon sa pamamagitan ng isang TikTok video. Ipinahayag niya na madalas siyang makatanggap ng ganitong mga mensahe mula sa mga di kilalang netizens. Ayon sa kanya, hindi ito nangangahulugan na dahil pinanunood ng mga netizen ang kanyang content, may karapatan na silang magbigay ng mga komentong ganito. Pagkatapos nito, inamin ni Miel na siya may pinagdaan ng eating disorder. Mahalata rin sa kanyang pananalita na ang usaping ito ay sensitibo para sa kanya. Anya, sa nakaraang 2 taon ay nagre-recover siya mula sa kanyang eating disorder at body image issues. Idinitalya rin niya ang tungkol sa hirap na pinagdadaanan niya dahil sa kondisyong ito. Isang bahagi raw ng kanyang eating disorder ay ang sobrang pag-focus sa carbohydrates at ang pag-iwas dito na nagdulot sa kanya upang mawala ng maraming sustansya sa kanyang teenage phase. Ayon sa kanya, ito ang rason kung bakit hindi niya gustong makabasa ng mga komento na pinupuna ang kanyang eating habit. Iginiit niyang unnecessary ang ganitong mga komento. Sa comment section ay humingi ng paumanhin ang naturang netizen at tinanggap naman ito ni Miel ng bukas palad. Andrea Brillantes. Sa pagganap noon ni Andrea sa digital anthology series ng ABS-CBN na Click, Like, Share, ibinunyag ni Andrea na nakaka-relate siya sa kanyang karakter sa nasabing serye dahil pareho silang nakaranas ng isang uri ng eating disorder na tinatawag na bulimia nervosa. At sa mismong kadenang ginto set din daw niya na overcome ang problema niya dahil sa suporta ng staffs, cast at crews na ibinigay sa kanya. Malaking bagay din daw kay Andrea, naramdam niya ang suporta ng mga ito at sa ilang taon niyang paghihirap mula rito ay masasabi na daw niya ngayon na okay na siya. Beauty Gonzalez. Ibinunyag ni Beauty na sinimulan niya ang kanyang pagkikipaglaban sa anorexia sa mga unang buwan ng pagganap niya sa kadenang ginto. Nabanggit din ni Beauty ang pressure na natanggap niya mula sa mga body shamers at sa mga nang iinsulto sa kanyang timbang. Nahirapan din siya sa pakiramdam na siya naging mataba sa halos buong buhay niya. Sa isang interview, inilahad ni Beauty na pumayat siya sa pamamagitan ng jumping ropes, boxing at maraming panalangin. Nang tanungin kung ano ang nag-udyok sa kanya upang magbawas ng timbang, sinabi ni Beauty na gusto niyang patunayan na ang mga nanay na tulad niya ay maaaring magkaroon ng fit na katawan kahit naabala sa pagbabalanse ng oras sa pagitan ng trabaho at pamilya. Ngunit sa huli, ang pressure ng pagpapanatili ng isang slimmer figure ay nagdulot ng epekto kay Beauty nang magkaroon siya ng eating disorder. Pag-amin pa ni Beauty na umabot siya sa pagiging anorexic dahil pakiramdam niya mataba pa rin siya kahit na ang totoo ay butot balat na siya. At napagtanto rin niya na makita niya ang sarili sa telebisyon na anya hindi na siya magandang tingnan pa. Payat nga siya pero mukha naman daw siyang matanda. Kaya napagdesisyonan ni Beauty na kumonsulta na sa ibang tao para matulungan siya. Nalampasan daw niya ang kanyang problema sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Lagi rin daw siyang pinapadalahan ng pagkain ng acting coach niya. Leila Alcacid. Ibinunyag ni Leila na mga komento sa kanyang katawan ay naka-apekto sa kanya kaya ginugutom niya ang kanyang sarili. Noong 2021, habang isiniwalat niya na kasalukuyan pa rin siyang nahihirapan, unti-unti na niyang nalalampasan ang kanyang mga problema sa body image at natututong maging mas komportable sa kanyang sariling katawan. Sinabi rin ni Leila na marami siyang natatanggap na mga mensahe na nagtatanong tungkol sa kanyang weight loss at kung paano niya ito minamanage at hindi niya raw alam kung paano yun sasagutin. Inamin niya na siya ay naging mahigpit sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsubok ng intense diets. Sinabi rin niya na may mahaba at nakakadismayang kasaysayan siya ng eating disorder at hindi niya magawang tingnan ang sariling katawan na may love at kindness.
Nabanggit din niya na ang kanyang mga paghihirap ay nagdulot ng pagbabago sa kanyang timbang sa loob na nakaraang 5 taon. Kahit daw sa panahong kakaunti lang ang kinakain niya, ibinahagi ni Layla na ang mga netizens at mga personal niyang kakilala ay palaging magkukomento sa kanyang timbang at sinasabi pa sa kanya na hindi siya payat. Sa kabutihang palad, nagawa ni Layla na ibalik ang kanyang buhay at makalaya mula sa mga opinyon ng iba sa kanyang katawan. Ngayon daw ay masasabi na niyang mahal niya ang katawan niya, anuman ang korte nito. Kylie Padilla. Ibinahagi ni Kylie na ang 2021 ay isang taon ng growth and healing para sa kanya. Kaya naman nararamdaman niyang napakahalaga sa kanya na pag-usapan kung paano niya inilagay ang kanyang sarili laban sa isang tiyak na pamantayan na kagandahan na nagbunsod sa kanya na gumawa ng ilang unhealthy choices. Lumaki si Kylie sa Australia kung saan ang pamantayan na kagandahan ay nakasentro sa mga skinny blondes na may caramel skin kaya hindi siya naging masaya at nawala ang kumpiyansa niya sa kanyang itsura. Pagbabahagi pa ni Kylie, lumaki siyang chubby kaya ang tingin niya sa kanyang sarili ay hindi siya maganda. Ang toxic view na ito sa kanyang sarili ay nag-udyok sa kanya na isipin na kailangan niyang gawin ang isang bagay tungkol sa kanyang katawan na sa kalaunan ay naging isang eating disorder. Lalong lumala ang kanyang eating disorder na umabot pa sa mga araw na hindi talaga siya kumakain at ginugutom din ang kanyang sarili. At ngumunguya na lang daw siya ng chewing gum para masatisfy ang sarili. Hindi lang ito nakaapekto sa kanyang pangangatawan, kundi ito rin nakaapekto sa paraan ng pagtingin niya sa kanyang sarili. Nang siya ay mabuntis sa unang pagkakataon sa panganay niyang si Alas, doon lang natutunan ni Kylie na pahalagahan ang sariling katawan at ginamit niya itong dahilan upang kumain para sa kalusugan ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Jessie Mendiola. Noong 2019, naging totoo si Jessie Mendiola tungkol sa kanyang paghihirap sa timbang at pagdurusa sa mga eating disorders sa isang post sa Instagram na ibinahagi niya noong March 5, 2019. Sa kanyang caption, sinabi niya na kinaiinisan niya kanyang mga hita at braso noon. Kaya inuubos niya ang lahat ng oras niya sa pagbababad sa gym para lang ma-achieve ang unrealistic body goals na gusto niya at ginugutom din niya ang kanyang sarili para lang bumaba ang kanyang timbang at umabot sa 100 pounds. Saad niya na na-depressed siya at heartbroken noong 2013 at nagdagdag ang timbang niya ng 25 pounds. Kaya patuloy pa rin niyang pinipilit ang sarili na mag-ehersisyo araw-araw dahil sa desperado na siyang magbawas ang timbang sa maikling panahon. Mula 135 pounds tungo 100 pounds at noong panahong yon, siya ay dumaranas na ng binge eating disorder o compulsive overeating at bulimia nervosa na kung saan ay nailalarawan sa binge eating na sinusundan ng purging sa pamamagitan ng pagsusuka, pag-inom ng mga gamot o labis sa pag-i-ehersisyo. Nagpatuloy nga ito hanggang 2016 nang biglang nabawi niya ang lahat ng timbang na nabawas niya at kalaunan ay umabot na siya sa pinakamabigat niyang timbang na 140 pounds. Dahil sa hate comments na natanggap niya online, ay nagpatuloy ito hanggang 2017. Sa paglipas ng mga taon, nahirapan si Jessie sa paghahanap ng balanse at pagharap sa mga komento tungkol sa kanyang timbang. Ibinunyag ni Jessie na noong 2018 ay sinimulan niya ang pagbabago ng kanyang pagkain at ehersisyo sa tulong ng kanyang trainer at nutritionist pati na rin ng kanyang boyfriend pa noon na si Luis Manzano. Rica Peralejo. Sa kanyang vlog noong April 2021, inamin ni Rica na minsan siyang nagkaroon ng anorexia, isang eating disorder kung saan may matinding takot na tumaba habang nasa showbiz siya. Sinabi rin ni Rica na labi siyang nag-iingat tungkol sa pagtaas ng timbang niya dahil madalas siyang binabantayan ng mga tao sa industriya tungkol dito kapag siya ay nasa harap ng kamera. Binigyang diin niya kung paano ang mga personalidad sa showbiz ay nagbibigay ng napakaraming atensyon sa kanilang buhok, mukha at katawan noon. Ito ay nagpilit sa kanya na maging mahigpit sa pagkain at magsagawa ng labis na ehersisyo na humantong sa kanyang anorexia. Sa huli ay napagtanto niya na ang depinisyon ng kagandahan ng mga tao ay minsan ay nakasalalay sa pangunawa ng lipunan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!